Hello, welcome back my YouTube channel. Please share and subscribe my channel, and please for my singing, can you support me and join me the wedding? I have two and small, so now hindi po ako nagtrabaho. Dapat po bukas wala akong trabaho dahil wala naman pong tao sa lahat. So, ngayon out po sila. Ang dami, 10 rooms. So, kahapon po ay birthday ko. So, nagtrabaho pa rin po ako. Ngayon po, sinurprise po ako ng mga ilan friend ko na hindi ko po inaasahan. Napakabuti pong tao ng mga friend ko dito. So, sinurprise po nila ako. Pinag-order po nila ako ng mga pagkain sa restaurant. So, tapos nagdala pa po sila ng ekstrang iluluto dito. Kaya nag-decide po ako na hindi na muna ako magtatrabaho, bukas na lang. Kasi po, pag nagtrabaho po ako ngayon, ayoko po yung nagmamadali, lalo na po ang daming room na lilinisin. Tapos pagdating ko dito, ay ngarag-ngarag po ako. Tapos may binabantayan pa po akong mga bata. Kasi yung pong friend ko, tatrabaho mo silang mag-asawa mo, uwi na gabi na. So, ngayon, naghiwa-hiwa na po ako, nagluto po ako ng sinigang mamaya. Naluto ko na po yung sinigang. So, ayan po, para mamaya eh, trabaho. Ayan, ang aking sinigang. Inalis ko po ang bula-bula niyan. Ayoko po ay malansa ang pagluto ng sinigang. So, nag-prepare na po ako. Ito po para sa kalgareta yan. So, meron pong barbecue. This is for the barbecue. And this is for the kalgareta. So, medyo marami pong pagkain. At least naka-prepare na po, naka-marinade na. Kaya, ayan, naka-prepare naman na naman ang mahiwagang map ng lola ninyo. So, maglinis. Dahil mamaya po merong medyo konting celebration na karaoke. Ika nga ay, sabi ng mga kaibigan ko, lalo na si Alice, na first time po nangyari sa buhay ko to na tumanda po ako na kung pwede lang po surprise, kaya lang nasabi na po nila sa akin. Pero, to be honest, first time po nangyari sa akin itong ganito na ibang tao pa ang magsusurprise sa akin na ikukuha nila ang pera nila nandahil sa akin. So, maraming salamat sa aking mga kaibigan. Bigyan po, napaka-importante ko po sa kanila. So, iyon po yung malaking blessing na po sa akin. Kahit na meron din po akong pamilya o jowa, kasi po ang jowa ko hindi naman po mahilig mag-surprise. Pero sa totoo lang po, ako talaga, ang number one na ang gusto ko sa buhay ay yung po sinusurprise po ako, yun po ang gusto ko talaga. Ayoko po yung bang kailangan mo pa sabihin ko anong gusto mo. Gusto ko yung sa tao yung bang isusurprise ka na hindi mo alam meron silang, ay hindi naman po ako materialoso. Kaya lang, siyempre, as a human being, normal lang po sa atin yung ganun. Hindi po ba may kanya-kanya po tayong hilig sa kata. Sa akin po, pamisa-misang gusto ko po yung nasusurprise ako. So, eto, nasabi na rin po ng jowa ko, dapat talaga isusurprise nila ako. Hindi ko po alam to. Kaya po pala kinuha niya yung number ng jowa ko para tatawagan. Eto naman, asawa ko nasabi na. So, gusto daw nila ayusin. Sabi ko, wag na sila mag-aksaya ng panahon pagka, mag-surprise na lang sila pagka, kuwang ko na, 60 or 70 years old. Hindi po ginawa sa akin ng pamilya ko tong ganito na sinusurprise nila ako ng paghanda. So, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat kay Lord at binigyan po ako ng mga makaibigan na mababait. Napakabuting tao, sa hirap at ginawa, nandyan sila, sa oras na pangailangan, nandyan din sila. So, ang pagkasama kasi ng isang kaibigan, hindi lang po yung, mahirap po kasi manap ng kaibigan na talaga ng totoo. Hindi lang po ba yung, nandahil lang po sa saya, kaibigan ka. Ang kaibigan higit po sa isang kapatid. Misan nga, mas makuwang pa ang kaibigan kaysa sa kapatid, sarili mong dugo, di ba? So, hindi ko naman po nila lahat. So, yun po.
pinag-aksayan po nila ako. So, naging nagumastos po sila ng dahil sa akin. So, malaking pasalamat po at utang na loob po yung ginawa nila sa akin. Hindi ko po makakalimutan habang buhay. Ako po kasi yung tao na kahit maliit na bagay, like example, pag ako po ay nangailangan o nahirapan sa buhay, lalo na sa Pilipinas, nandyan sila. Utang na loob ko po yun, mga kapatid. Hindi po ako yung tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Hindi po kasi maganda yung gano'n na hindi mo alam, nagkaroon ka lang ng konti, nakalimutan mo na kung ano yung pinanggalingan mo. Hindi po maganda. So, ako po yung taong napaka-simple lang. So, maraming salamat. At nandyan yung mga kaibigan ko sa oras ng pangangailangan. Saya. Pag may sakit ka, dadalawin ka. Kasi napakahirap po yung malayo ka sa pamilya. Lalo po na operahan ako. Yan, si Alan, si Alice din. Halos binantayan din po niya ako dito sa bahay. Dahil alam po niya, nung di pa ako nag-YouTube talagang, as in talagang, kung po ako na boring po ako na hindi ko na alam para akong naaning. Kasi po ang kamay ko talagang malaking damage. So sa awa ng Diyos, ito po maayos na ta, medyo nakakapagtrabaho na. So ngayon, mamaya may karaoke at mamaya magluluto ang lola nyo at mag-aayos ng konti. So bago ang kantang-kanta, please, pakishare naman po at ipollow nyo naman po ang aking singing kasi po yun ang hilig ko sa wessing at sa small. Sana naman po tangkilikin nyo naman po kahit na hindi naman po ako talagang singer. So, para ma-enjoy ko lang po ang aking life. Nasa sa inyo naman po ang aking pag-asa. Kung wala po kayo, wala din po ako dito. Lalo po sa YouTube. Kaya tara na, maglinis na tayo. Ayan na po ang inyong lola, nanenermon na naman. Maalaala mo na naman kaya. Oy, pag ako natigo ko lang na magpapayo sa inyo. Ang payo, hindi binibili. Pasalamat nga kahit papano. Ibang tao o sino man, may nagpapayo, may naman nakaka-remind. Meron po kasi maraming tao nakakalimot. So, ang mga pinapayo ko ay parang katpawang katotohanan lang po. Para ang iba pong natutulog at nababangungod dyan, ay magsigising sa katotohanan. Hindi natin madadala kung ano meron tayo ngayon, iiwanan natin yan pag tayo natigok. Kahit anong ganda mo, kahit anong pahid mo dyan, lahat tayo pag tayo ang namatay. Lahat dyan papangit. Hindi naman tayo maililibig na ganun din ang itsura natin. Bungo na tayo, kaya gumising mga tao, mga konting kwan pa lang, akala mo kung sino na. Nanggigigil na naman ang lola ninyo pagka naalala ko yung mga ibang Pilipina ditis. Konting trabaho, nakapagkapan lang eh. Akala mo na kung sino. Gigil ako. Gusto kong tusukin nung sikmura eh. Sa totoo lang. Gagalit na naman ang lola nyo eh. Tinan nyo. Gusto kong alam mo ba? Gusto kong ganunin na eh. Kaya gusto kong lang pasuhin yung pagmumuka. Tsaka yung utak niya. Gusto kong lang linisin ng sunrox. Para luminis. Aba eh, nagkaroon lang ng material na bagay, ikala mo kung sino na. Hindi na makaapak sa lupa. Diyos ko, nagigigil ako sa mga ganyan tao, ha. Gumising-gising kayo dyan. Kung hindi, lalampasuhin ko kayo. Sige, huwag niyo akong subukan. Linis na po ang lola. Joke lang. Pero sa totoo lang po, mga sinasabi ko ay totoo. Mayroon po mga tao dito na ganyan. So, wala akong pakialam sa kanila. Ano man ang kanilang nararating. Dahil tayo, lahat tayo narating natin yan. Lalo't na kung masipag ka, kung ano meron ka, magkakaroon ka rin. Basta huwag ka lang inggitera. Diba? Maghintay ka lang. Sa tamang panahon, kung ano man, hindi pwede yung kay Maria ay meron siya ngayon ay magiging ganyan ka rin. No. Kailangan mong maghintay at matutong maghintay. Hindi lahat ng ginusto mo ay bigla ka lang magaganyan, darating na sa'yo. Lahat pinaghihirapan at pinaghihintay. So, ayan. Nararating mo na ang mga kailangan mo, ang mga pinangarap mo. Kaya sana naman, ang bunganga mo ay sarado mo na.
Kasi, nag-uumpisa ka pa lang, Dal. Yung mga pinag-iinggitan mo eh, matagal na. Mga veterano na, Dal. Kaya huwag ka masyadong mataas sa sarili mo, ha? Kaliit-liit mo eh, kala mo eh, kung kumuhang ka eh, mag-asta ka kung sino ka. Sipain yata kita dyan eh. Guys, biro lang po, ha? Huwag nyo pong dibdibin ang mga sinasabi ng lola nyo. Linis na po tayo. Kailangan na mag-concentrate sa buhay. Sandali lang po, ha? Linis lang ang lola ninyo. Hirap ang buhay dito sa Iraq. Linis dito, linis doon. Walang pahinga, kuratsa. So guys, mga sinasabi ko sa inyo ay mga pinagdaanan ko lang. Para gumising lang po yung mga iba na tao na akala mo eh, totoo naman po sinasabi ko. Akala mo kung sino na nakaapak lang, hindi na makaapak po sa lupa. So, ingat-ingat lang. Lagi, tatandaan natin, makakagawa tayo ng mali sa kapwa natin, ang karma na andyan lang. So, wala po akong pinapanalangin. Lahat na anuman nang nangyayari sa buhay natin, hindi po natin alam. Gaya ko po, na-aksidente ako, lahat po tayo hindi natin alam yan. Kaya hindi natin pwede sabihin sa kapwa natin yung ganun na, ay si ganyan na karma, si ganyan hindi. Darating at darating sa atin yan, kahit anong ingat po natin, basta ang gawin natin ay lagi tayong magdadasal at huwag po tayong masyadong mataas sa kapwa. Lalo na kung ang pinanggalingan mo naman eh, alam mo naman sa sarili mo kung ano ka. So, matuto kang luminon sa iyong mga nakaraan. Diba? So, yun lang po mapapayo ko. So, pagod na ang lola ninyo, starting na naman. Ingat po kayo lagi. Please subscribe po and share po ninyo aking YouTube channel. Sana man lang po eh, matulungan po ninyo ako. Para naman po lalo ako maging inspired. Nandahil po sa inyo. Salamat po sa lahat. Lalo po sa YouTube. Okay, bye-bye. Love you. Mwah, mwah, mwah.